lang sa palagay ninyo, guys. Makikita ko kaya yung gilid mo dito? Ay, parang hindi naman... Dahan-dahan lang. Ayan, papakita ko po sa inyo. Dito naman tayo sa kabila, guys. Ayan, dito tayo. Ay, grabe. Nakikita niyo din mo yan, guys. Hindi ko makayari yan. Mataas, guys. Matarik. Ang tigas po ng ulo ng inyong inday. Mag-isa lang ho akong naglilibot-libot ngayon dito. Kung nagugutom sila, kumain sila, di ba? Basta ako susulitin ko yung pagpunta ko dito. Ayan. Pabalik na po tayo doon. Kasi palagay ko, nag-iisip na rin po sila na saan na kaya si mama. Hindi nila alam na nandito na ako pag-alagala. Bahala na sila, hanapin nila ako ngayon. Ang dami-dami pong tao ngayon. Oh. Basta ako, upo na lang ako dun sa may tabi ng sasakyan namin para hindi na nila ako hanapin pa. Ewan ko kung saan po kami pupunta ngayon, guys. Pagkakain at pagka tapos naming maglilibot-libot po dito. At least ay nakita na natin ang ganda ng Kiama. Yan. Palagay ko, guys, ulan na. Ayan na, pumapatak-patak ng ulan. Paano kaya tayo ngayon? Diyos ko yung abo ko. Ganito naman po kaganda ang mga building po dito sa tabi ng dagat, guys. Ewan ko anong tawag dito, kung simbahan ba ito o city hall po nila. Napakaganda po. Grabe. Ayan naman po ang dagat sa side na yan. Yan sa tapat ng mga ng daanan ng sasakyan na yan, guys. Thank you, Mom. Palagay ko ito ang simbahan, so, guys. Sa palagay ninyo. So nice. Look at that house. Ngayon naman, guys, ay maglilibot-libot naman po kami habang inaantay po namin ang mga kasamahan po namin kasi nagkahiwalay po kami. Hindi po kami kasi pwedeng magsabay-sabay sa isang restaurant, guys. Kasi matatagalan po kami sa pagkain. Let's go up. Ayan. So steep up. Ganito po kaganda dito. Look, that lumi doesn't fall down. It was so steep up again. The nice views in these houses, isn't it? No through road, that's fine. We arrive at the end and then we come back. Ganito po kaganda ang mga bahay sa palibot ng dagat, guys.
Ang gaganda. Grabe. Bali, nasa ano po ito, guys? Nasa tuktok ng bundok. Ano po, guys, magkalapit lang po sila ng design sa Baguio. Palibhasa, guys, dito kasi sa Australia, ang lupa dito hindi po yung patag, hindi po yung katulad sa Metro Manila ba. Parang may hahalin tulad po ninyo sa Baguio na akyat baba po ang mga kalsada. Parang mga sigsag din po. Ganun. Dito, guys, bibihira po yung mga modern houses na tinatawag, yung mga makabagong design po. Karamihan po mga sinaunang mga bahay po ang makikita po ninyo dito. Ang modern lang po dito yung mga bagong gawa o mga newly built na bahay po. Kasi yung mga lumang bahay na binili po ninyo, halimbawa kahit kabibili lang po ninyo, hindi po naman po ninyo pwedeng mabago yun. Kailangan pong ikonsulta po muna ninyo sa City Hall ninyo yon dito sa Australia. Bawal na bawal pong magbabago po ng design sa labas ng bahay. Kung ano po yung pagkabili mo, yun na po yun. Maliban kung ano, talagang bulok na po yung ano, yung design po ng bahay, pero sundan pa rin po ninyo yung dating design ng pagkabili nyo. Ganun po kahalaga yung mga ano nila dito. Yung mga ano ba, guys, heritage houses po, parang ganun po. Mga sinauna. Ayun na yung mga kasamahan po namin, guys. Oh, dito pala sila kumain sa may gilid po ng dagat. Look at that! Dito na ulan. Oo nga. Hello. Oh, magkasakit ka. Pasok doon, dito. Sige. Ito po ang pinaka tourist attraction po dito sa Kiama. Ito po yung bumubulwak na kwan, guys. Parang fountain. Yan, bukal na bumubulwak. Napakaganda, guys. Ito naman ang pagsisikapan ko. Nakita ko sa inyo. Ito lang po yung may tanging alaala ko na hindi ko po makakalimutan dito po sa Australia. Lalapitan po natin para lang po sa inyo. What this looks like.
Hanggang dito na lamang, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.